Kumusta po ang lahat? Ayan. Dahil po na-overwhelm ako dun sa dami ng request po ninyo ng tracing name. So, hindi ko siya magagawa dahil mag-isa lang po ako. That's the reason why I decided na gumawa na lang ng video na kung saan tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng dated tracing name. Okay po ba yun? Okay, sige po. So, sisimulan po natin. Ang una lang po natin gagawin ay buksan po ninyo ang browser. Ang browser po ninyo. Okay. So, pag binuksan nyo po ang browser ninyo, type nyo lang po yung Google. Okay. After po nyan, ang gagawin po natin, itatype po natin at hahanapin po natin ang KJ primary data. Okay. So, ito po siya. Once na nakita na po natin ang KJ primary dot, ito po yung pinakauna. So, click lang po natin siya. At pag na-click po natin, mapapansin natin, makikita natin, nandito po sa gilid, ito po yung apat na ito, ang KJ primary dot font style. So, meron po siyang apat na font style. Unang-una, meron tayong tatlong buhet na kung saan ang nasa center is a broken line. Ito po yung ginagamit natin para sa mga anak natin na nagsisimula pa lang at hindi pa marunong magsulat. Sumunod po, ito naman po yung dalawang line. Usually, hindi po natin ito ginagamit. And then, yung ikatlo naman po, ito naman po yung meron siyang tatlong linya at broken line din po yung nasa center. Yun nga lang po, nagkakaroon po siya ng space. Hindi po tuloy-tuloy ang linyang nakukuha natin sa tuwing naglalagay tayo ng space. So, technically po, itong pangatlo po na ito ay hindi ko po ito ginagamit. And then, ito naman po yung primary dots, yung pinakahuli. Ito po yung lahat puro dots lang po siya. Wala siyang linya. So, kung ano po yung susulatin, pwedeng ang bata, pag ginamit po ito, pwedeng lumampas or hindi siya sumunod sa linya. Okay lang po yun para po sa mga nagsisimula. So, pag nakita nyo na po ito, ang gagawin nyo lang po is i-download nyo. Click na po yung download. So, since na-download ko na po ito, hindi ko na po siya i-click. Ang gagawin po natin pag na-download na ninyo, i-open nyo po. So, pag in-open nyo po, ganito po yung makikita po ninyo. So, nandito po yung apat na KJ primary dots font style. So, lahat po ng apat na ito ay i-install po natin sa mga laptop or computer po natin. So, hindi ko po ito nasubukan sa cellphone. So, sa laptop po natin gagawin. Okay? Click nyo po siya. Makikita nyo po. Ayan, sorry. Kasi na-extract ko na siya. Something like that. So, ito po yung lalabas kapag ka po in-install nyo po siya. So, ang gagawin nyo lang po, i-click nyo po yung install. Since, yan po yung mangyayari sa kanya kapag na-install nyo na po siya sa laptop po ninyo. So, sa case ko po, na-install ko na po siya, kaya hindi ko na po siya i-replace. Okay. So, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po i-install. Then, after po niyan, pag natapos nyo na po siya, punta po tayo ngayon sa Word. Pwede na po kayong mag-open sa Word file. Okay. So, mag-click lang po kayo ng isa and then sulit nyo na po. Like, for example, Gabriel Angelo Cruz. Okay, so yan po yung name ng anak ninyo, Control A. And then punta lang po kayo dito sa font style. Pag-click po ninyo, nandito po makikita na po ninyo ang mga bagong install na font style. So yung pipiliin po natin yung tatlong buhet na hindi po siya hiwa-hiwalay. So palalakihan nyo lang po. And ayan. So pwede na po siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. Okay. So, ang gagawin nyo po, i-control C nyo lang and then paste nyo lang po hanggang sa mapuno ang isang papel para sa anak ninyo. So, pwede nyo po siyang gawin either siya po ay naka portrait or landscape. So, sa case ko po, usually ang ginagawa ko sa mga estudyante ko, ito po ay naka portrait kapag ka ang pangalan niya ay maliit lang. Pero merong mga pangalan kasi na merong tatlo hanggang apat na pangalan pinagsasama-sama at napakahaba. Ang ginagawa ko po doon, naka-landscape na siya para mas malaki. Kasi kapag ka mahaba ang pangalan at naka-portrait, ang tendency po noon, masyado siyang maliit. Masyado na siyang maliit para sa bata. Since nagsisimula pa lang mag-aral ang mga anak natin sa pagsusulat, hindi po applicable sa kanila or hindi po advisable na gumamit ng maliit na font po para sa kanila. So, after po niyan, ayan na.
Kung meron po kayong printer, pwede nyo po siyang idiretso i-print na. Pero kung wala po kayong printer at ipapaprint nyo po siya sa labas, tuturuan ko po kayo kung ano po yung gagawin ninyo, hindi nyo po siya masisave na ganyan lang, na diretso na siya. Kasi baka hindi compatible ang laptop ng pagsasaksakan o computer na pagsasaksakan ng USB para ma-print po ito. Kapag ka po ang laptop o ang computer na pinagsaksakan natin ng USB para ma-print itong ginawa natin na dated tracing name, hindi po lalabas na dated, kundi lalabas po sa the original font lang po. Like for example, pwede siyang Calibri or Arial kasi hindi po naka-install yung font style na ginamit po natin. So, ang gagawin nyo po kung wala po kayong printer, para po mas makasure tayo na hindi po magbabago yung font style na ginamit natin, ang gagawin nyo lang po ay isisave nyo lang po siya as PDF. Okay, sige. So, save ko siya sa desktop. Isisave nyo lang po siya as PDF. Ayan. So, pag sinave nyo po siya as PDF, ito na po yung lalabas sa kanya. Pag kinlik niyo po siya, Gabriel Angelo Cruz, ayan na po. Hindi po yan magbabago. So, yun na po yun. So, I'm just hoping po na may natutunan po kayo at magamit po ninyo ito. Salamat po! Paalam!